Kasama ang mga opisyal ng Royal Thai Police, sinilangan ng Immigration Fugitive Search Unit ang bahay na ito sa isang exclusive subdivision sa Paranaque. Get down! Nang makuha ang dayuhang nasa gate, pinasok na ng mga baratiba ang target na bahay. Agad pinatapa ang mga Taiwanese at Thai na inabutan sa iba't ibang mga kwarto. Ayon sa Immigration, sindikato ng voice phishing ang mga dayuhan. Sa kanila raw modus, matapos nilang mahack ang mga email o social media accounts na kanilang mga biktima, nagpapanggap silang mga polis o staff sa mga korte, sasabihing meron silang kaso at hihingan ng $5,000 o 200,000 pesos para dituluyan sa kaso. Kung dati ay mala call center ang setup ng mga sindikato tulad dito, sa ngayon ay nagbago na sila at makikita natin mga cellphone na ang kanilang mga ginagamit para kahit saan sila magpunta, kahit sa mga coffee shop na may mga internet, ay maaari silang gumawa ng kanilang mga modus operandi. Nung translate kanina nung Thai police, ito yung mga script na binabasa nila while talking doon sa mga victims nila sa Thailand. Sa 19 na dayuhang nahuli, 3 ang Taiwanese, habang 16 ang Thai. 7 sa kanila, mga babae. Thailand and Philippines, now we have a good cooperation and try to stop it. Bineberipika din kung ang isa sa mga naresto ay sangkot sa illegal na droga sa Taiwan. These foreign nationals who also come to our territory are a threat to our public safety and security. And in consonance with the marching orders of the commissioner to get rid of these undesirable aliens. Agad daw ipapadeport ang mga dayuhan at ilalagay sa blacklist para hindi na makabalik sa bansa. John Consulta, GMA News.